prostate, malaking porsyente nito is tinatawag lang na BPH, benign. Mm-hmm. So kapag benign naman yung paglaki ng prostate, ang ibig sabihin ho nito, eh hindi naman ho ito cancerous, no? Mm-hmm. At usually ginagawa natin dyan is first line treatment, medication lamang, gagawin mm-hmm. lamang muna tayo. Although may mga instances, kapag nagdududa na tayo ng mukhang cancer na to, that's the time na kinakailangan mag-agresibo tayo para mahuli natin ng maaga yung prostate cancer. Kasi syempre, mm-hmm. like all other cancers, yung early detection ng isang cancer is very important. Kasi ito yung pag nahuli natin mas maaga ang cancer, mas maganda nating makukuha. Mm-hmm. At the same time, mas matitreat na maaga. Syempre, yung survival rate ng isang pasyente mas mataas. Kaysa sa mahuli natin ng isang pasyente ng cancer na medyo delayed na, medyo late na yung condition ng cancer, no? Mm-hmm. So yun ang importante, kinakailangan nating i-identify kung ang paglaki ba ng inyong ating prostate ay unang-una benign ba siya o cancer. Oo. Eh pero meron bang prevention doon sa paglaki ng prostate? Meron bang mga herbal o kaya medications na pwede inumin para i-prevent yung paglaki ng prostate? Kung actually, benign lang naman. Yeah, kung benign lang. Yun yan. Number one, you have to be sure na benign yung paglaki ng prostate, mm-hmm. no? So ang may mga gamot like for example Sopalmeto mm-hmm. which actually helps no na pag iniinom nito yung mga kalalakihan no medyo lumalaki ng konti ang prostate mm-hmm. nakakatulong to doon sa symptoms ng pasyente pwede mm-hmm. niya palitin ng konti yung prostate at the same time mas lumuluwag yung pagdaan ng ihi ng pasyente mm-hmm. kadalasan ng Sopalmeto binibigay namin to sa mga prostate na enlargement na tinatawag namin grade 1, grade 2. Ibig sabihin nito, kung ang normal na prostate size is nasa 18 to 20, oh. yung mga 30 grams, 35 grams, pwede pa natin ibigay yung Sopalmeto in order na hindi pa natin mapalala yung paglaki ng prostate at saka mas maganda ang maaluan yung pag-ihi ng pasyente. Mm-hmm. So, isa sa mga may Sopalmeto na herbal ngayon, yung Prostamen, ano? Yes, oo. Oo. Meron pa siyang zinc at saka L-arginine. Oo. Actually, kasi ang Prostamen is combination of three drugs. No? Mm-hmm. Yung Sopalmeto will actually help nga dun sa enlargement of the prostate. Uh-oh. So, ang gagawin nito, mas maganda ang lalabas ng ihi niya, mas marirelax yung prostate. Ang zinc naman is actually meron siya mga antibacterial properties. Mm-hmm. At the same time, good rin siya for sperm production. Mm-hmm. At ang L-arginine kasi is actually tumutulong to actually sa blood vessels, no? Mm-hmm. So maliban sa nakakatulong to dun sa sperm production, nakakatulong rin to sa pag-erect, no? Yung erection ng isang mm-hmm. kalalakihan kasi yung para magkaroon ng good erection ng kalalakihan, mm-hmm. no? Kinakailangan maganda yung blood flow dun mm-hmm. sa area ng genitals. So may bonus pala. Bukod dun sa Sopalmeto na kailangan nila for their may prostate. May plus bogey point siya maru. Oo. Eh pero pwede bang isabay yung Prostamen sa kung kunyari may binigay ng medications? Yes. Actually, pwede naman siyang pwede siyang safe yun. Safe naman siya. Kasi it was yung combination drug naman ito is kumbaga nasuri to properly and hindi siya magiging problema in coordination or in combination with other prostate drugs or even mga hypertensive drugs, hindi wala namang problema. Oo, pero sabi mo nga, Doc, ibibigay lang ito kung kunyari grade 1, grade 2 lang ang prostate enlargement. Yes, ang the best kasi dito is, for example, ikaw ay lalaki, no? Like, edad 40, 45 years old and above ka. Kahit nung wala ka pang symptoms, go see your doctor mm-hmm. for evaluation. Or kahit na kunyari meron ka ng symptoms, meron ka nararamdaman na, consult ka sa doktor mo. Siya ang makapagsabi sa'yo kung ano ba ang status ng prostate mo. It's mm-hmm. una-una, ano ba ang laki nito, ang size nito. Pangalawa, hindi ba to cancer o hindi? Kasi mahirap yung tayo lang ang magde-decide mm-hmm. sa sarili natin, sabihin natin, we will take the medication mm-hmm. not knowing, hindi tayo certain kung ito ay cancer o hindi. So, the best would be yun nga, rule out muna o tanggal natin muna yung possibility na cancer siya. Pangalawa, tatanggalin natin yung size, no? Kinakailangan ma-identify natin. Tapos natanong natin yung doktor natin na, Dok, okay na ba na i-take ko rin itong mga supplement na to? And the urologist will agree naman kung talagang na-rule out talaga totally ang prostate cancer. Pero paano kung cancer? Yun ang problema. Uh-huh. So, ang cancer kasi, syempre, as
katulad ng lahat cancer, pwede siyang kumalat. Usually, ang prostate cancer kasi kumakalat yan sa buto, pwede yung buto sa spine. Kaya may mga pasyente na nag-complain, hindi nila alam, wala silang problema sa pag-ihi. Yung pala may prostate cancer, ang unang symptoms nila, back pain, no? Mga ganon. So, kapag ito ay cancer kasi, you will have to treat the patient with appropriate treatment and kinakailangan igrado yan. Pero, para malaman kasi natin kung ito ay cancer, isa sa mga kumbaga screening method natin, sinatawag na natin DRE or digital rectal examination, kung saan yung examining finger ng doktor ay siya ay i-examine niya ang prostate sa pamagitan ng pagpasok ng kanyang naka-gloves, ha? Oo, yung daliri. Hindi naman bare hands. Naka-gloves na daliri, kakapain niya doon sa may puwet. Kasi po, bakit sa puwet, no? May mga pasyente ako nagtatanong, Dok, bakit sa puwet? Kasi ito po yung pinaka ma-access lang. Oo nga, saan naman kayo kakapaan? Yun nga. So, hindi mo pwedeng kapain yan sa pusod? Hindi. Sa groin? Hindi rin. Kasi medyo malayo siya. The only area talaga na medyo malapit-lapit siya is doon sa may rectum, no? So, and the only way para ma-examine mo yan is through digital rectal examination or DRE. Ulitin ko lang po sa ating mga tagapakinig, kasi meron po akong may incident po dati na nagtumawag sa amin sa clinic at sabi kung magkano daw ang digital rectal examination at ano ba daw makina ang ginagamit dito. Kasi when you say digital rectal examination, parang high-tech pakinggan. Pero hindi ho. Ito ho ay examination lang, physical examination lang ho ito ng daliri. At hindi ito binabayaran. Wala akong makina ang ginagamit dito. Ang ginagawa lang ho dito, finifeel ng urologist mo kung ano ba ang unang-una, consistency, medyo matigas ba yung iyong prostate? Magaras ba siya? Bukol-bukol ba siya? Yung size, ma-assess rin natin dyan. So, from there kasi, this examination will give the urologist an idea kung ito ba ay cancer o hindi. Kasi merong feel yan para masabi mo cancer o hindi. Masakit ba pag kunyari pinipindot nyo, fini-feel nyo? Not necessarily. Kadalasan, kapag ina-rectal examination tayo sa pasyente, ang ma-feel lang talaga nila would be sabihin na, Dok, parang naihihi. Yun, lahat ng pasyente. Kasi syempre na pepress nyo yung bladder. Yes. Kapag pinindot mo ang prostate at merong pain, ang tawag po dun is prostatitis. Inflammation or infection of the prostate. No? So, yun ang ano nga eh. Kaya nga, minsan, kapag prostate, pag medyo nahihirapan ng pasyente sa pag-ihi, medyo masakit, you have to rule out these three diseases. Yung PPH, pero ang BPH nga will occur at an older age, 40-45 years old and above. Second would be prostatitis or inflammation or infection of the prostate. But this usually occurs naman at a younger age. So kunyari dumating si patient, 30 years old, meron parang sabi niya parang nahihirapan siyang umihi. May balisaw-saw. Ang ginagawa namin dyan, nirectal examination pa rin namin. Just to rule out o just to see na hindi siya, na prostatitis siya o hindi. And yung pangatlo nga na kinakailangan talaga natin malaman would be yung prostate cancer. Okay.